Hi guys! Welcome to another episode of Pinoy Robotics and Programming. And for today's tutorial, ang ating ituturo ay galing sa isang request ng ating follower na si Rexmar Danan. Ang sabi ni Rexmar, Sir, pwede po mag-request ng tutorials gamit ang coin slot at servo para sa vending machine project. Mukhang maganda tong project mo, Rexmar. So, base sa kanyang request, ang ating gagamitin sa tutorial at pag-aaralan na rin natin ngayon ay kung paano natin i-integrate itong PisoNet coin slot, no? Or yung Piso coin slot na ito gamit ang Arduino. And dahil vending machine ang gustong gawin ni Rexmar, gusto niyang gumamit ng servo. Okay? So, ano pang hinihintay natin, guys? Let's do it! Okay, before we start, okay, bago tayo mag-umpisa, ang una muna nating silipin ay itong piso coin slot, okay? So, alam po naman na marami sa atin ang very familiar na dito, no? So, isa itong gamit na pag nagulog ka ng piso, okay? Of course, mahuhulog yan sa loob, no? Then usually nilalagyan mo yan ng box para dito maghuhulog yung tao. Pero kung titingnan nyo, okay, before lumabas yung coin dito sa part na to, okay, dumadaan siya sa sensor, okay, ito yung sensor, and yung kabilang side, no, so meron yung red, and meron ditong sensor, okay, na nadidetect niya every time may dumadaan ditong coins, okay. From that, meron tayong wire dito, no? Okay? Yung red is a 5 volt and yung black is ground. And this one, yung color white, gives us a signal to determine kung may dumaan na coin o wala. But, ano yung signal na yun, no? Let's try to use muna tester to see ano yung changes sa white na wire every time may pumapasok na 1 peso. Okay. So, for now, i-manual muna natin to. Ipapower natin to ng 5 volts. Yan. Lagyan natin siya ng 5 volts. Okay? And then, isa-set natin yung tester natin sa voltage. Okay? Yan. Then, lalagyan natin ng wire yung ground. At the same time, yung ground na probe, lalagay din natin. So, magkasama na yan sila dyan, no? Okay. So, kung makikita nyo ngayon, itong white, ikakabit ko yung positive na probe o yung red, no? So, makikita nyo na it's almost 5 volts. I'm getting 5 volts also. Kasi 5 volts din yung power nito. Okay? I'm getting it dito sa white. Of course, 5 volts naman din kung kahit ilagay ko yan dito. Okay? So, we're getting 5 volts. Now, we can assume na we're getting 5 volts dito sa white na wire kung wala tayong or wala siyang nadidetect na coins. But if maghuhulog tayo ng coins or yung piso, you can see na wala tayong nakukuha. So, kapag ginamit natin itong sa Arduino and we try to read this wire sa isa sa mga pins ng Arduino, it's the same value that we might expect pag ni-read natin. Every time may dadaan na piso or may piso sa gitna ng sensor, okay, dito in between, kapag meron diyang coin, then we don't get any signal. But, kapag walang coin or walang naguhulog ng coins, you get 4.8 volts or let's assume 5 volts. Okay? So, that's how it works. So, that means, we will now plug this coin slot dito sa board ng Arduino using yung 5 volt signal, no? So, we put the red wire sa 5 volts and we put the black sa positive. Sa negative, sorry. Okay? And yung white na wire is we put it dito sa any numbers of your choice. Okay? Para ma-read natin kung ano yung changes every time may naguhulog ng coins. So, let's assume I'll put it in number 6. Digital pin number 6. Okay? But in this case, sa tutorial na ito,
We can't plug it directly kasi base sa request ni Rexmar, gusto niya rin na may kasamang servo. Okay? So, gagalaw yung servo depende kung may na-determine na coins, kung ilang coins or walang coins. Okay? Dependent yung servo sa nadidetect ng coin slot. So, para ma-wire natin everything, all we have to do is, makikita nyo ngayon sa screen, ay pa-flash ko yung schematic, but at the same time, gagamit tayo ng breadboard para makita nyo din. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is from 5 volts ng Arduino board and yung ground, kakabit ko dito sa ating breadboard. Okay? And yung white na wire, yung signal wire, ikakabit natin. Ako, ang pinili ko is number 6. Okay? And at the same time, kakabit din natin itong ating servo, micro servo. Okay? So, yung red na wire sa center, kakabit din natin in line with the positive dito sa breadboard. Okay? And yung brown, wala akong black ngayon dito, so yung brown na lang since brown din naman, but it stands for ground. Okay? Kakabit din natin dito sa ground line. Finally, may signal din ng servo, which is yung yellow. Kakabit naman natin sa, siguro dito na lang din sa 7 para magkatabi lang sila. Okay? So remember, we have the servo na yung signal wire is nakakabit dito sa number 7 ng Arduino. And itong ating piso coin slot, nakakabit yung signal wire, yung white, sa number 6. Okay, so, anong next is, we go now sa ating computer and we start analyzing and we start programming this project. Okay, let's go! Okay, so nandito tayo ngayon sa ating computer and naka-open na yung aking Arduino IDE. So, based sa ating schematic, makikita nyo ngayon sa screen, ano? So, na-i-wire na natin itong ating project, okay? So, ayan. At ito ulit, uulitin ko yung ating layout, no? So, ang ginamit nating board ay Arduino Uno. And, base sa request ni Rexa, meron tayong servo and piso coin slot, okay? So, sundan nyo lang yung wire na yan kasi base sa paano natin siya winire, ganyan natin ipoprogram itong project na to na balak gamitin ng ni Rexam sa kanyang Bendo Machine Project. Okay, so going back. So kung maalala nyo, unahin natin ng coin slot, ang piso coin slot, unahin natin siyang iprogram para after natin siyang malagyan ng values or variables, then depende sa kung ano yung detection ng coin slot, yun yung magiging reaction ng servo. Okay? So, kung maalala nyo, naka-wire ang signal or yung color white na wire ng coin slot going to number 6 ng Arduino Uno na board. Okay? So, the first thing we will do now is define that wire, no? So, i-program natin sa Arduino na malaman ng Arduino Uno na merong signal wire and pangalanan natin siya or let's assign a name, coin slot, and that signal wire naka-attach sa pin number 6 ng Arduino Uno. Okay? So, let's start with that for now. Okay? So, i-debug muna natin kung ano yung nakukuha nating signal temporarily. So, makita muna natin paano siya nag-function. Okay? So, as usual, you start with typing void setup, close open parenthesis, okay, and then meron tayong void loop. Okay, yan yung standard ng Arduino. So, iti-trigger natin siya by typing pin mode, okay, coin slot, this time, we will put as input pull up. Okay? Why? So, nung maalala nyo nung kanina, nung nag-tester tayo, kapag walang coin or merong coin, ang binibigay sa ating signal nitong white na wire ng piso coin slot is actually
5 volts or 0 volts. Okay? In that case, we're trying to read dito sa Arduino Uno kung may pumapasok na power galing sa piso coin slot. That's why we're using input pull-up. No? This time, we're reading a voltage. We're not sending power from Arduino board, but rather, we're reading an incoming power or signal from the piso coin slot. Okay? So that's why ang ginamit ko is input pull-up. Okay, for the meantime, gagamit tayo ng serial monitor, okay? So to start that, ang itatype natin ay serial.begin and let's use yung standard na buffering which is 9600, okay? So let's go to loop, okay? And then we'll create a temporary integer x, okay? Equals, then we will now read kung ano yung nakikita ng Arduino Uno dito sa number 6 na pin or yung coin slot na inassign natin. So, ito siya, no? Itong wire na to na naka-attach sa number 6. Okay? So, we will read that by typing integer x equals digital read. I can type 6 or yung para mas readable yung ginamit natin na variable name na inassign natin. So, we will read that. So, okay? And whatever is the value na nandito sa number 6 or sa pin number 6 ng Arduino from the coin slot will be assigned sa X as integer or whole number. Okay? And from there, para makita natin dito sa ating on our end, is we will try to print or read it on the computer screen. Okay? By typing serial.println X. Okay? That's it. And then, let's upload it. But before we upload it, let's assign sa by clicking tools and tell the Arduino IDE na we're using Arduino Uno board and it's attached USB, naka-attach yung USB sa port na nadedetermine ng ating computer. In my case, it's COM5. Pero sa inyo, baka iba. Okay? So you just have to make sure na merong check yan. Okay? Then, we click upload. Okay, done uploading. Makikita nyo sa inyong Arduino, no? So, pakita ko sa inyo. So, done uploading. May nakasulat dyan na done uploading. Okay? So, to check kung ano yung nagiging output, all we have to do now is click Tools and then click Serial Monitor. Okay. From the screen, ang nakikita nyo is 1. So, itong 1, ito yung value ng X. No? Yung X galing sa na-read natin from the coin slot which is actually pin number 6 ng Arduino Uno. So kung maalala nyo kanina nung gumamit tayo ng tester, kapag walang coins or walang nadedetermine na coins itong ating coin slot, it's giving us 5 volts. Sa Arduino, we're getting a positive signal or merong power na pumapasok. That's why we're getting number 1. If walang power, we're getting 0, okay? Dalawa lang yan, 1 and 0. So, kung maalala nyo, nung nag-tester tayo, pag walang piso, merong power dun sa signal wire ng coin slot. Now, kapag nilagyan natin ng coin, puhulugan ko ng coin, makita nyo, mabilis lang, nag-blink 0. Itatry, haharangan ko before mahulog yung piso para maipit siya sa gitna ng sensor. Okay? So, ihulog ulit yung piso, and you will see, we're getting 0. So, parehas yung naging output sa tester. Only this time, through Arduino, to make things simple, pag walang kuryenteng pumapasok from the signal wire ng piso coin slot, we're getting 0. Meaning, merong nakaharang na coin or may dumaang coin. And right now, in this case, sinahawakan ko kasi, so, laging nandun yung coin sa pagitan ng sensor. But if bibitawan ko at makakadaan yung coin, babalik siya sa 1. So, it gives us now an indication na nare-read ng Arduino whenever may dadaan na piso. So, kung papabayaan natin, makita niya mabilis lang, magbiblink yan. Okay, so that's 1. So, in that case, pwede natin siya ngayong itry gawa ng simpleng conditional statement para bilangin natin or tingnan natin kung nabibilang naman niya every time may dumadaan na piso. Okay?
So to do that, we will now assign, okay, balik tayo sa taas. Paggawa muna tayo ng temporary variable. Let's say, let's type integer coin total. Okay, coin total. For now, i-default muna natin siya as 0 kasi pag start ng program, dapat 0. Okay? Then, going back to the loop. Then, let's try our first condition. Okay? If x, okay, nakita nyo kanina, no? If x is less than 1, meaning, pag may dumaang piso, di ba yung 1, kung maalala nyo, nagiging 0. Kapag may dumaang piso. Pag walang dumadaang piso, yung value ng x is 1. So, in this case, itetest natin yan. If x is less than 1, okay? That's the condition na gusto ko makita. So, every time na makikita ng Arduino na yung x is less than 1 or may dumaang piso, yung coin total, dadagdagan natin ng isa. Okay? So, coin total plus equals 1. Okay? Now, this time, ang ipiprint natin sa screen natin is yung current na value ng coin total. Okay? So, serial.println coin total. Okay? So, let's try this. Okay? Done. Uploading. Then, go again to tools and serial monitor. Okay? So, right now, makikita nyo, wala tayong piniprint. Why? Because magpiprint lang siya if may na-determine siyang piso na dumaan sa coin slot, which is nandito sa if x is less than 1. Yung x is yung value ng signal ng coin slot kung may dumaang piso. So that means kung wala kong hinuhulog ngayon na piso, hindi niya ginagawa itong if statement. Okay? That's why walang nagpiprint for now. So, if maghuhulog tayo ngayon ng piso, magiging true itong if, gagawin niya to, dadagdagan niya ng plus equals ng 1 every time may coin and ipiprint niya yung value. So, i-check natin kung magpe-perform or makakakuha tayo ng ina-expect natin na output. So, kung makikita nyo, I got 29 counts, no? So, dapat ang ina-expect ko is 1 lang. So, try natin ulit. So, pag nagulog ako ng piso, dapat, yung value na 29 magiging 30. Okay? So, tatry ko ulit. But as you can see, masyadong maraming beses niyang ni-read. From 29 naging 56, no? So, anong reason behind? Is because, pagdaan ng coin dun sa sensor, hanggat na-determine niya, uulitin ng Arduino yung condition na if. So, kung titingnan nyo, para mas masimplify ko, itatry ko ulit harangan yung ilalim ng coin slot para matrap natin yung coin. So, kung makikita nyo, hanggat nandyan yung coin na yan, it continues to count, no? So, pag bumara or na-delay or mabagal na ulog yung piso, maraming beses niyang bibilangin yan. Okay? So, pag dinrap ko, that's the time mag-i-stop. So, in this case, gagamit tayo ng multiple conditions to teach Arduino na i-read mo lang yung coin one time and hintayin mong mahulog muna yung coin bago ka ulit magbilang. So, hindi tayo makakakuha ng paulit-ulit na value. So, yung mga typical na program or sketch pagdating sa coin slot, dito nagkakaroon ng glitches, no? Multiple times na na-read yung coin or there are times hindi na-read or nag-e-error. Basically, because of the program or conditions or yung algorithm mo sa loob ng loop mo. You have to correct that. Okay, so let's do it again. So, this time, tatanggalin ko ito lahat and okay, balik muna natin. No? So, nakita natin, sa ngayon, nagkakamali siya ng pag-read. Paulit-ulit, sumusobra kasi nga, pag dumaan yung coin, hanggang nandun pa yung coin sa sensor, sige-sige niyang dinadagdagan ng value to. But that's okay for now, no? So, importante, umaandar yung ating coin slot, no? So, we're one step na ahead, no? So, nare-read na natin yung value ng coin slot. So, but for now, tatanggalin ko muna yan, yung nasa loop, no? And then, try naman nating paandarin yung ating servo based sa request ni Rexam. Okay? So,
To make use of the servo, the first thing you need to do, ang Arduino IDE may built-in ng library to make use of micro servos or yung mga servo na available na nabibili nyo sa mga store, no? Okay? So to make use of that, you have to type include the servo library, which is servo.h, and once na-include nyo na yan, all you have to do now is assign the name for your servo. In our case, kung makikita nyo, isa lang yung servo natin. But if gagamit kayo ng, since yung ating subscriber, ang kanyang plano is gamiting Bendo, so I really do not know ano yung idea ng design niya ng Bendo machine or box. But I'm sure gagamit ka din ng mga siguro tatlo o apat na servo, depende sa kailangan mo. But in this demonstration and tutorial, I will just use one servo. In case gagamit ka pa ng ibang servo, all you have to do is assign names to each of the servo. So itong code na to na matatapos natin ngayon, i-multiply mo na lang at i-pattern mo yung kung ilan yung servo ang gagamitin mo. But for now, since we're using one, all you have to do is type servo, and maybe I'll name it kasi micro servo lang itong ginagamit ko, para mas madaling maintindihan, ipapangalan ko na lang din sa kanya, micro servo. But I'm gonna put 1, no? And then, semicolon, meaning hanggang dyan lang ako isang servo. But in case, plano nyong gamitin, kasi nga Bendo machine yung planong paggamitan ng ating nagre-request na subscriber, in case magdadagdag ka ng servo, all you have to do is add comma, and then mag-type ka lang ulit ng gusto mo, micro servo 2, so on so forth. And then kapag napangalanan mo na or na-assignan mo na ng value or ng name, then all you have to do is end it with semicolon. Okay? But in our demonstration, we will just be using 1. Okay? So, to make that servo to test, no? Makokontrol or mapamove natin on the setup, all we have to do now is call kung ano yung pinangalan ko sa ating servo, and I'm using micro servo 1. So, I'll type it micro servo 1, and this time, I'm gonna type attach, okay? This parenthesis, close and open, is asking for anong pin ng Arduino mo inattach itong servo mo. In our case, isang servo lang to. Kung maalala nyo, inattach natin yung signal wire or yung yellow wire ng servo sa pin number 7 ng Arduino board, okay? So, ang gagawin ko ngayon, ilalagay ko lang siya dyan as 7. Okay, for now, yan muna, no? And then, let it be a practice, no? Napansin ko, even sa some of my students na yung mga nag-i-start, no? After you attach the servo, you're executing your next commands, no? But, for good practice, once gumamit ka na ng anything or merong motor, no? Servo is also a motor, may motor yan siya dito, no? So once gumamit ka na ng servo, always put a delay before your next command. So, it's giving time para sa motor once nag-boot up yung board, okay? Pag nag-boot up yung board, at least sa akin meron lang 1 second para bigyan lang ng konting breathing yung motor na makapag-start up muna. And then, before gawin ng Arduino, yung mga next na gusto mong ipagawa sa kanya. Okay. So, after natin maglagay ng 1 second delay, then we can put our next command dito. Okay, so let's try to make the servo now move. Okay, sa mga previous tutorials, or you can also find other resources dito sa YouTube about servos and Arduino. For now, papakita ko lang kung ano yung pinaka-useful na gagamitin ni Rexmar para sa kanyang Bendo project. So, to test our servo, after nating i-attach and after a delay of 1 second, we will now make yung servo natin to move 180 degrees. So, kung makikita nyo, meron siya dito itong parang kanyang clamp, no? So, depende kung paano mo gagamitin sa project mo, but at least ngayon, meron tayo nakalagay dyan, no? So, to see kung nagmo-move accordingly yung ating servo. Okay? Okay. So, dyan siya. So, let's try to move yung itong head ng servo, no? So, micro servo 1 dot right.
So, ang servo is moving, unlike motors, no, umiikot yan 360 degrees, pero yung servo is only 180 degrees. So, for now, papuntay natin siya sa maximum value niya, which is 180. And then, let's upload it. Okay? So, nakita nyo kanina na nag-move. So, ulitin natin. Okay. Then, to test again, let's put another delay. 1 second. And this time, papuntay naman natin siya sa lowest value niya, which is 0. Okay, so makita nyo, working din ang ating servo. So you can change yung values accordingly sa application kung ng project mo kung paano mo siya gusto gamitin. Of course, you can type 45 or anything between 0 to 180. Okay, so I'll remove this for now. Okay, and let's start to program now yung request ni Rexmar na pwede niyang gamitin para sa kanyang coin slot bendo machine using Arduino Uno, coin slot, and servos. Okay? So, that will be on part 2 of this tutorial. Okay? See you!